Hello po sa inyong mga PBA fans mula noon at ngayon. Ipapakita ko sa video na ito ang aking top 9 na paboritong PBA players na nagbahagi ng kanilang paghanga sa ating ultimate PBA idol na si Avelino Samboy Lim. May mga dating PBA players ngayon na maaaring hindi na umamin dahil sa kanilang naabot na achievements. Ngunit may mga mababait at humble pa rin sa kanila tulad ng ating ibabahagi sa video na ito. Let's go at panoorin! Grabe, iba talaga yung Samboy Lim. And every time I see him, until now, yung talagang in awe ako sa kanya. Ang una nating ipapakita na paborito ko na dating PBA player at dating head coach ay si Jason Webb. Siya ang kasalukuyang assistant coach at team consultant para sa Magnolia Star Hotshots ng PBA. Noong naiulat na isinugod sa isang hospital si Samboy matapos mag-collapse sa isang exhibition game, isa si Jason Webb sa mga nagbahagi ng mensahe sa Twitter. At dito natin napagkaalaman na isa siya sa mga humanga at naging idolo si Skywalker. Favorite Samboy Lim story. I mean, of course, I watched him, idol, ganyan. On my first year, it was, I believe, Samboy's last. Mm-hmm. Okay? So, nagkataon, nung game na yon, kalaban namin San Miguel, Samboy played. E nung panahon yan, may wristband ako, wristband. Pagkatapos nung laro, I actually requested yung isa naming staff, padala kay Samboy yung wristband na ginamit ko. Pinapirmahan ko pa. I mean, ganun yung tingin ko kay Samboy. Siya yung ultimate idol ko. Para sa isang taon. And what a year. What a promising year for the PBA next season. Jason Webb fouled by Samboy Lim. 2 free throws para kay Jason. Ang ikalawa sa aking ibabahagi ay ang tinaguri ang Captain Hook ng PBA na si Mark Cardona. Siya ang PBA scoring champion noong 2008. At ginawaran din siya ng PBA Finals MVP honors sa parehong taon dahil sa kanyang kahanga-hangang performance noong championship series. Si Macmac ay isa sa mga umamin sa kanyang mga interviews na si Samboy Lim ang kanyang idolo. Tulad ng kanyang ibinahagi sa YouTube channel na PBA Moto Club Team Amazing. Time to skywalk again, Lim! May mahapahabol pa palang question na kalimutan namin. Sino yung PBA idol mo before ka mag-PBA? PBA idol ko? Siguro Samboy Lim, bro. Oh, Samboy Lim talaga. Actually, pinapa-interview sa atin si Boss Samboy. Hindi ko alam kung nakakapagsalita na si Boss Samboy. Nakakapagsalita na ba siya? Hindi pa rin. Nakaka-recover pa rin pa siya, mga ka-amazing. So, kasama sa prayer. Kasama sa prayer natin si Boss Samboy. Samboy idol. Samboy Lim, no? At ang susunod sa ating napagkaalaman ay ang tinaguri ang the captain ng PBA na si Alvin Patrimonio. Isa po siya sa mga itinuturing na the GOAT ng karamihan dahil sa kanyang 4 na beses na pagiging PBA MVP. Bagamat magkaiba ang kanilang posisyon sa laro at sa kabila ng pag-amin na sina Jaworski at Fernandez ang kanyang mga idolo, dumating din sa punto na hinangaan at naging idol niya si The Skywalker kahit na halos magkasabay lamang silang nagsimula mag-basketball. For Samboy talaga. Our idol, NCAA days pa, talagang tinitingala. For me talaga, ina-idolize ko siya kasi nung nasa letran siya, mapuwa ako. Pinapanood ko na talaga yung game niya. And hanggang sa Philippine team siya, kumbaga sa NCAA siya yung ambassador ng NCAA, siya yung pinakamagaling. Plus, pag nakita naman natin, pag Philippine team, pag dinadala niya yung flag natin, talagang buhos siya. Kahit saan game, kahit sa PBA. Ang susunod naman lalaro ay ang tinaguri ang tangke ng PBA na kilala bilang si Nolly Locsin. He is best known sa kanyang high-leaping abilities and hang-time shots sa kabila ng kanyang mabigat na pangangatawan. 10 seconds to shoot. Mahal tabit. Petit. Well, ang tagal sa ere ni Nolly Locsin.
kilala din siya sa kanyang mga taon ng paglalaro sa franchise ng Ginebra San Miguel. Noong prime ni Nolly sa PBA, isang commentator ang nagkwento na idolo niya si Samboy Lim. Every time daw na may ginawa si Skywalker na hang time moves, tinutularan ito ni Nolly sa practice at sa aktwal na laro. Ang ating susunod na dating PBA player ay nakilala sa bansag na The Raven noong mga araw ng kanyang paglalaro. Siya ay walang iba kundi si Ferdinand Bong Ravena. Siya ang kasalukuyang assistant coach ng TNT Tropang Giga ng PBA. Sa pagtatapos ng kanyang rookie season noong 1992, napili siyang PBA Rookie of the Year dahil sa galing niya sa paglalaro. Sinong basketball idols mo, local and NBA? Well, yeah, of course, Samboy. Samboy, si Ravena. Masakit daw ang ipin itong si Ravena kanina eh. Iniwan ni Samboy, si Ravena. First practice mo, I mean, walking into that practice sa San Miguel. So, mo. Grabe. Grabe ito. Ito kwento ko. First day of practice sa Phelps Dodge. Kita ko may kung makita mo yung face ko. Talagang ano ako. Wow, PBA player, mga idol. Ayoko. Sino unang gusto niyong pakuha ng autograph? Yun na lang. Samboy. Samboy kagad. Samboy. Sam. Samboy. Hook the pass to Ravena. What a pass. At ngayon, ang pang-anim sa ating ibabahagi ay ang nataguri ang Captain Marvel ng PBA na si Kenneth Doremdes. Siya ay hinirang bilang PBA MVP ng liga noong 1998 sa edad na 24. At siya din ang may pinakamalaking deal na nagawa sa PBA noong 2001. Dahil sa nilagdaan kontrata para sa sumunod na 8 taon. Ball game, ito ang kailangan niyong pigilin. Sinabi niya sa isang interview sa isang tabloid na lumaki siyang iniidolo ang Skywalker ng PBA. Thankful para sa opportunity that they have to play with their idols. Nandyan si Kenneth Doremdes who grew up idolizing Samboy Lim. Nandyan si Benji Paras who grew up idolizing... John, 10 years old ka nag-start mag-basketball. Sino yung naging inspiration mo para i-push mo yung pagiging basketball player mo? Sino yung naging inspiration mo na basketball player? Sila Samboy, sila Alvin, sa Samboy Lim. Ang aking ikapitong paboritong dating PBA player na humanga at naging idolo si The Skywalker ay si The Aerial Voyager Virgel Meneses. Siya ang kasalukuyang mayor ng Bulacan, Bulacan. Idol ko talaga si Sam Pilim. So, ang gayaan yung mga ginagawa niya. Sa naikwento ni The Aerial Voyager sa isang interview, na he credits his former Swift and Red Bull coach Yeng Giao for challenging him to go up against his idol Samboy Lim. Sabi ni Coach Yeng sa kanya na kung tuwing nakakalaban niya si Samboy, parati siyang natutulala. Walang mangyayari sa career mo. Nung sinabi sa kanya ni Coach Yeng iyon, that's the time na na-fire up siya. So every time nakalaban niya si Samboy, nakikipag-compete na siya ng todo. Games to one. Swift calling for a fist play. A drive by Meneses. He will go and get a three-point play. At dahil sa hard work and dedication, he became the number one player of their team and won multiple awards including MVP of the year. Sino pa yung nakikita mong grabe yung lipad nito? Ang hirap tigilan. Samboy. Bakit nga daw? Yung din sinabi ni Bong Alba eh. Yes. Exactly. Oh, bakit nga Samboy? Si Samboy, ano eh. Hindi malaman kung saan din pinapadaan yung bola eh.
Okay, but Falter NCC against a solitary fall from Manila Beer. Samboy Lim belching fire again, this time at point blank range. Ang aking second to the last na ibabahagi ay ang natitirang active PBA player sa kasalukuyan. The man with a million moves kung natagurian siya dahil sa kanyang killer crossover moves. Ito ay walang iba kundi si James Yap, or kilala sa nickname na Big Game James. The third one should be inside. Oh, okay. James! James! The defense, put the ball between his legs. And knock down the jumper. Okay. Pure Fruits will try to win this game with 7 seconds to go, all Filipino style. And the man with a million moves has the ball, and he will try to win the game against Adriano. James Yap fires! Oh! Big shot, James! Wala na timeout! Ray Pack fires! And James Yap wins the game for Pure Fruits. PBA player na hinangaan mo? Samboy Lim. Anong nagustuhan mo kay Samboy? Una ko siyang nakita nung elementary ako. May meron siyang out-of-town game sa Bacolod. Mm. And then, yung uncle ko ni Ayaw Manon. Mm. So, nakita ko talaga ang tagal sa air. Mga ganun eh. Talagang Skywalker talaga. Mm. Di ba yung tawag sa kanya? Skywalker. Skywalker. So, doon ako na-impressed. Skywalker. So, sabi ko, ito pa si Samboy Lim. So, doon ko una siya nakita. Sabi ko, ito yung idol ko. At ang last at ang top 1 sa aking listahan. Walang iba kundi si Mr. Excitement Bong Alvarez. Siya lamang ang bukod-tanging dating PBA player na hanggang sa kasalukuyan ay he still highly talk about Samboy as his ultimate basketball idol. Ating tunghayan ngayon ang isa sa mga interview kay Bong Alvarez na mapapanood natin sa Hoop Coaches International Coach AV na pinamagatang Catching Up with Bong Alvarez. Recently, sinabi mo sa isang interview na ano na idol mo si Samboy Lim. Anong ano mo diyan? Story mo niyan. Kasi nung high school ako si Samboy kasalukuyang college man sa Letran. So mm-hmm. Time na yun, doon pala ako nagsisimula kaya ako na engganyo na uso sa basketball eh. Dahil kay mm-hmm. Samboy, dahil nga pagka, di ba, alam mo naman ng araw, Toyota Crispa pinag-uusapan. Sa Quiapo, siyempre sa amin, yung topic lagi, Toyota Crispa, Jaworski, ito. Ako, lagi ko sinisige, sabi pag nakita niyo yung player na Letran, 5'11 lang, umiikot muna sa area bago mag-dunk. Walang naniniwala. Walang naniniwala. Kasi at that time, sino naman 360 Pilipinong ganong kaliit? Oo, oh, no? Lalo, sabi ko, ayaw naman niwala, kalaga. Eh, lagi ako nanonood na NCAA noon. Talagang nakakatuwa kasi minumura ko pa yung mga player ng San Sebastian dahil nga, Letran ako eh, Samboy Lim eh. Minumura ko pa na mga naging teammate ko pa nung pagdating na pag-alis Samboy, naging team. Inabot ko pa sa baste si Lachison, naging teammate ko pa na yung mga buwabantay kay Samboy noon, nakakatawa. Kaya siya talaga, si Samboy yung nagikayat talaga. Kumbaga, Samboy yung nag-influence sa akin. Siya yung tinignan ko eh. Na, ang sarap naman, ang sarap siguro ng feeling ng ganun, umiikot bago mag-dunk ng 360 si Samboy. Alam niya, siya unang Pilipino na ano eh na ganung height na nagti 360. So talaga na engganyo ko, sabi ko so, ano yung kwarto, talagang lagi ko siya iniisip na kahit sa panaginip iniisip ko yung vision ano, nag-vision ko ba na magkalaban kaming dalawa, dinakdakan ko daw siya, dinakdakan niya ako, ganun ako nung bata. So talaga sinusundan ko siya, so doon ako na kaya ang ganat PBA ako, hindi ko actually yung ibang mga kaibigan ko sinasabi lang. Dapat di mo sinasabi sa interview yan dahil siyempre sabihin na dito sila sa original kasi sa Xerox. Sabi ko hindi eh. Utang na loob ko rin talaga. Isa sa pinagkakautangan ko ng loob sa pagiging kung bakit ako naging player si Samboy dahil nga siya lang. Isa talaga sa isa yung tinignan ko talaga si Samboy. High school kasi pinanunod ko lagi sa Letran. Wala akong pinaligtas na laro ng Letran ng mula nun si Samboy. Talaga lahat ng laro ng Letran nandun ako. Misal inalakad ko lang kaya po ang Garasal Memorial para lang makanood ng NCAA sa bleacher lang ako nanonood.
ganun ko ano si Samboy noon. Kaya talagang isa siya talaga sa nagano sa akin. Nag-inganyo, ika nga. Siya yung tinignan ko. Ganun sa basketball. Bong Alvarez. It's showtime against his idol. Look at this. Isolated moment of brilliance there for the young ones. That's all guys. Sana nagustuhan ninyo lalo na sa mga Samboy Lim fans. Thank you for watching.